At ito, sasariwain lang natin kasi noong 2019, nakapanayam daw itong si Salvador Panelo, itong illegal counsel, legal counsel. At sinabi niya na yung Michael Young, anya, na binabanggit sa report, tinutukoy na report, yung report ni Asyerto, eh hindi yan yung Michael Young na naging economic advisor. Ha? Hindi yan. Ibig sabihin magkaiba. Ibig sabihin po, noong 2019 ay medyo hindi makatotohanan ang pahayag nitong si Salvador Panelo. Kung sa bagay, wala namang naging makatotohanang pahayag ito, mga kaibigan, mulat sa pool. Ano po? Yan po ay lumalabas na nagsisinungaling si Panelo. Alam niyo kung bakit? Kasi later on, lumabas ang mga litrato nitong si Michael Young. Wala pa yung parmali. Hindi ba? Wala pa yung issue ng parmali dahil yan eh, last year lang eh, mga kaibigan. So, no, at inamin ni Presidente Duterte na itong Michael Young na ito ay matagal nang naninirahan sa Davao. Di ba? Kaya isang medyo hindi yata tumutugma sa pahayag nitong si Panelo doon sa katotohanan. Di ba? Una, sinasabi nila hindi yan yung Michael Young. E paano nagkaroon ng matagal ng Michael Young doon sa Davao? Ha? Na mismong si Presidente Duterte pa ang nagsabi na yan eh matagal na nilang kaibigan. E di ba ngayon pagka ito ay nasa harap ng investigasyon ng Senado, meron pang interpreter eh. Hindi bali sana kung merong mga hindi maintindihan masyado no, na doon lang papasok yung interpreter. Pero hindi eh. Lahat ay sa salitang incheck. Hindi ba? Pero, ito si Michael Young, sinasabi, hindi marunong magtagalog. Marunong magtagalog eh. Hindi ba mayroong video na magkakasama sila sa Malacanang at may kasama siyang mga incheck. Ha? Incheck din. At nandun si Pangulong Duterte. At nagtatagalog itong si Michael Young. Pero ngayon ay sinasabi na hindi ito marunong magtagalog. Gayong merong video. Ha? Eh bueno, mga kaibigan, ang ano kaya ang binabalak ngayon ng Senado kasunod nitong paglutang muli ng isang video ni dating Colonel Asyerto na naghahamon siya na imbestigahan ito at siya ay titistigo sa imbestigasyon. At kung inyong napakinggan, merong instance na siya ay binanggit niya na nakakateter siya. Ha? Bakit siya nakakateter? May sonda, mga kaibigan. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, meron siyang sakit. Di ba? At saka, mababakas mo ang malaking pagkakaiba ng itsura ni Colonel Asyerto dun sa mga unang video na lumabas kumpara ngayon. Mapapansin ninyo, ha? Mukhang meron siyang dinaramdam. Ito'y mukha lang naman, ano ho, mga kaibigan, kasi nabanggit niya yung catheter. At base na rin sa itsura niya dito sa video na lumabas, mga kaibigan, ngayon ay medyo iba ang kanyang itsura na kaysa sa dati. Ano ang kaugnayan nito sa sinasabi niya? Meron tayong tinatawag na ano eh, yung wish ng isang taong hindi na magtatagal. Ha? Bakit hindi natin ipagkaloob, di ba? Kung ito ay makabubuti para sa ikabubuti
ng ating bansa. Kasi dapat malinawan ito sapagkat napakabigat nitong mga paratang na ito. At matatandaan ninyo, mismong si Presidente Duterte ay sa kanyang talumpati, di ko matandaan kung ito ay sa Kongreso, doon sa kanyang State of the Nation Address, mga kaibigan, na sinabi niya, tinanong niya o doon sa ibang pagkakataon na hindi tayo nakakatiyak. Tinanong niya sa police at sa military, sa kanyang public address, bakit buhay pa si Asyerto? Ha? Why is Asyerto still alive? Big sabihin tumutugma doon sa sinasabi rin ni Asyerto na siya ay pinahahanap at mayroong pagtatangka sa kanyang buhay. Katunayan, meron siyang dating dalawang kasamahan na kasama niya sa sumubaybay dito sa aktibidad nitong si Michael Young at nung Lim, Alan Lim, mga kaibigan, ay napatay pareho sa magkahiwalay na insidente. Itong isa ay ipinapalagay na patay na, pero yung isa talagang pinatay sa Bulacan. Oh, itong isa naman ay hindi na lumutang, mga kaibigan. Ipinapalagay na ito'y patay na. Pero ito ay nakarating ito sa kaalaman ng mga matataas na opisyal ng ating pong law enforcement agencies, ha? Kasama na si General Bato de la Rosa. Oh, paano ngayon yan? Ha? Ano ang gagawing hakbang ng Senado? Sapagkat kapag ka walang ginawang hakbang ang Senado patungkol dito, ha, para lumabas ang katotohanan, aba, magiging ano kayo? Magmumukhang kayo ay tinatakban ninyo ang katotohanan. Hindi ba? Oh, ito, ano ito? Karapat-dapat na maimbestigahan ito. Lalo na nasasangkot itong si Michael Young sa pagsasamantala sa ating sa pondo ng mamamayan dyan sa iniimbestigahang maanomalyang transaksyon sa Parmali, ha, ng DOH at ng PSDBM. Oh, mga kaibigan, yan ang magiging impresyon sa ating Senado, yung pinagtatakban nila ito. Ipinagtataka niya nga kung bakit hindi inilabas yung report na yon. Gayong ngayon ay iniuugnay nila sa sindikato na makakuha ng mga kontrata sa gobyerno itong si Michael Young at yung the same person na tinutukoy ni Asyerto. Hindi naman niya sinasabing hindi yan yung tao sa simula't simula, yan na yung tao. Ang katunayan, pagkatapos niyang ibulgar ito, ay ang daming lumabas na larawang magkakasama itong sina Bongo, si Pangulong Digongyo, at saka yung Michael Young na yan, mga kaibigan, sa maraming okasyon. At ito rin ang Michael Young na iniimbestigahan ngayon sa maanomalyang transaksyon sa Parmali. Nasa likod nitong maanomalyang transaksyon na ito, mga kaibigan. Kaya dapat siguro ay magkaroon ng investigasyon dito at ipatawag itong si Asyerto upang malaman din ang kalagayan nitong taong ito. Hindi ba? Baka dahil sa kanyang kinakaharap na mga pagbabanta sa kanyang buhay, ay siyempre magkakasakit yung tao. Hindi ba? O kung wala man siyang dating karamdaman, magkakasakit ka dahil sa tindi ng stress na aabutin mo. Hindi ba? Ay, alam mong ipinapapatay ka. At yun naman ay nanggaling din sa bibig ni Presidente Digongyo. Hindi po ba, mga kaibigan? Kaya ito, abangan natin ang magiging reaksyon ng Senado. Katunayan, nung isang gabi pa ito.
kumakalat itong video na ito, o isang araw pa ito, nakaraan linggo. Ha? At, pero wala pang ginagawang statement ang Senado patungkol dito. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Tayo po ay magpapatuloy. Humingi tayo ng paumanhin dahil yung supposed to be ay iparirinig natin sa inyong conversation sa pagitan nitong si Ambassador Babes Romualdez, Ambassador to Washington Babes Romualdez, at nitong si Ronnie Estrada, na dalawang gabi po magkasunod ay ating ipinarinig sa inyo ang mga salaysay na ipinadala sa atin nitong si Ronnie Estrada. Kinalulungkot natin na hindi po natin maipaparinig ngayon sapagkat yung palang ipinadala niya, alam niyo naman ako, mahina ako sa social media. Siguro mamaya magtatawag sa atin yan si Ronnie pagkatapos ng ating programa, dahil hindi ho mabuksan yung record, ha? Yung record nung na ipinadala niya sa atin patungkol sa kanilang pag-uusap ni ngayon ay Ambassador to Washington Babes Romualdez, sapagkat ano tawag doon? Naka-private, naka-MP3, di ba? Yung ginamit na kwan. Malinaw 'yon, di ba? Kung MP3, hindi namin mabuksan ito nga ho, tumawag pa ako ng tao para tulungan tayo. Pero ayon sa kanya, sa kanyang pinakahuling message na ipinadala sa atin itong si Ronnie Estrada, sinabi niya na itong kopya pala na ito, hindi naman exclusive natin Hindi lang tayo ang kanyang pinadalan, kundi mismong si Bongbong Marcos ay kanyang pinadalan. Hindi ko lang alam kung kailan niya ipinadala itong kopya ng record na ito. At ipinadala raw ito ni Ronnie Estrada dun sa mismong sekretarya ni Bongbong Marcos. At ayon na rin kay Ronnie Estrada, pagkatapos maiparating ito kay Bongbong Marcos, kinontak niyang muli yung sekretarya ni Bongbong Marcos. Pero ang sabi raw sa kanya ay no comment si Bongbong Marcos doon sa ipinarinig na video. Sa madalit sabi, alam ito ni Bongbong Marcos. Hindi ho ba? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Napakarami na po mga kaibigan. Para tayo maapektuhan itong mga wala yan sa tutusin mo. Nagkakaroon tuloy sila ng halaga pagka nakipagdiskurso ka dyan. Huwag mo nang intindihin niya mga yan. Wala nang established na pandaraya nila, panluloko, para sila magkaroon ng motor. Marami nga, halimbawa, dumami yung motorcade. Hindi ka na dapat magtaka. Bakit? Binibili nila yun Binabayaran nila yun tayo, hindi tayo binabayaran Di ba? Sabi ko nga sa inyo, pumunta kayo. Ultimong bahay ni Bilyar, nako. Alam mo yung mga katapat na bahay ni Bilyar? Nakalagay lahat, puro Lenny. Lahat ng kapitbahay nila, Lenny. Kaya yung nagsasabi, naku ka Percy, ang dala raw nila Bilyar tsaka ng mga Aguilar dyan sa
sa kanila, sa Las Piñas, ay si Bongbong Marcos. Eh marami nang dinala yan, di naman nanalo eh. Si Villar mismo tumatakbo ng national, hindi na nanalo sa Las Piñas yan. Akala nyo lang, komo nanalo, nanalo sa Las Piñas, hindi ho. Talo. Oh, yung dinadala nila, noong nakaraang eleksyon, sino dinala nila? Si Bongbong din eh, bakit natalo rin? Di ba? Eh maliit lang naman yung Las Piñas eh. Karamihan dyan sa Las Piñas, middle class yan, mga kaibigan. Oh, yan yung mga nag-iisip. Ha? Hindi nakikilahok sa mga walang kakwenta-kwentang social media trolls. Ha? Wala yan. Hindi maaapektuhan yan ng boto. Oh, yun ang sinasabi natin. Kaya yung mga nababahala, konting kibot, nababahala. Huwag ka mabahala. Ipagpatuloy mo ang gagawin mo. Dapat nakatingin ka hanggang dun sa matatapos. Konting pagsisikap lang ito, ilang buwan lang ito. Di ba? Maninindigan tayo. At ilagay nyo sa kukote ninyo na hindi kayo papayag na madadaya ang eleksyong ito. Kahit makialam pa yung inchik na yan, mga kaibigan, hindi po pwede yan. Dahil 2022, hindi natin pwedeng ipaubaya, isuko ang ating kapalaran ng ating mga anak at ng mga apo natin, ng mga susunod na lahi, sa kamay ng mga dayuhan, babaliwalain natin ang ginawang pagtataya ng buhay ng mga bayani para ang ating bansa ay lumaya sa mga mananakop ng ating bansa. Babaliwalain ba natin yan? Huwag nyo na intindihin yung palipaliwanag sa mga yan. Hindi maliliwanagan yan. Pera lang magpapaliwanag dyan, mga kaibigan. Hindi naman natin pwedeng tapatan ng pera yan. Di ba? Katulad ng ibinabayad sa kanila. Bueno. Ang dami nilang sinasabi sa akin. Puro daw ako expose, investigasyon, reklamo sa gobyerno. Mas mabuti raw kung nakikipagtulungan na lang ako. Kaya may time na naisip ko din, tama ba sila? Dapat ko bang itigil yung ginagawa ko? Siyempre, pag batikos doon, batikos dito, mapapaisip ka, bakit ko nga ba ginagawa ito? Pero kung walang lalaban sa katiwalaan sa gobyerno, walang magrereklamo, walang mag-expose ng mga korupt na opisyal, ano mangyari sa ating bayan? Doon ko na tinanggap na maraming magagalit sa akin. Maraming patuloy na babatikos pero hayaan ko na lang sila. Ang mahalaga, ginagampanan ko ang aking tukulin. Natutuwa nga akong makita na mas marami na tayo, lalo na ang mga kabataan. Ang mulat sa katotohanan, nagrereklamo, lumalaban sa katiwalian. Dahil dito, hindi ako nawawala ng pag-asa na parating na ang pagbabago. At pag nangyari yun, finally, pwede ko na sabihin, mission accomplished. Ay isa ang dahil dito'y wala ang pagkukunwari, hindi padadai sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang yumaga, Dennis. Uy! Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, akin ko'y kailangan pang iwanan. Ano sarap
mabuhay ng buong gana. Sa bayan mo, sumapit ng iyong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Nagmamahal sa'yo dito sa bayan ko. Lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit. Ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na